Hello guys! Welcome to my channel, The Life's Garden. Ngayon naman ay tuturuan ko kayo kung paano magtanim ng buko. Napakadali lang magtanim ng buko. Sa katunayan, ay kaya nilang mabuhay kahit sa mga baybaying dagat. Kaya marami tayong nakikitang buko sa mga beach kapag nagsiswimming tayo. At ngayon naman ay papakita ko na sa inyo kung paano ito itanim. Kukuha lamang tayo ng mga nyog or mga mature na mga bunga nito. Kadalasan ay ito yung mga nalalaglag sa tabi ng puno niya. At itinatanim natin yung mga nyog at hindi yung buko mismo. Dahil hindi natin pwede itanim ang mga buko dahil hindi pa ito mature. At mabubulok lang ito kapag nilubog natin sa lupa. Para sigurado tayo na mabubuhay ang mga itatanim nating mga nyog, ay mas maganda na meron na itong sibol bago natin ito itanim. Kagaya ng mga to, kahit maliit pa lang ang sibol niya, ay pwede na rin natin itong itanim ng direkta sa lupa. At ang makukuha nating mga variety ay magiging kagaya ng mother plant niya. Kaya kung galing sa dwarf na variety, ang iyong nyog ay magiging dwarf din ang mga anak nito. At kung meron ka naman makapuno na variety, ay magkakaroon din na makapuno ang mga bunga nito. Pero hindi natin tinatanim yung mismong makapuno na bunga. Dahil mabubulok lang ito. Kung gusto mo na magkaroon ka na makapuno, ay kukunin mo yung katabi ng nyog sa kanyang balaybay. Or yung mga kasama niya, or katabi ng mga bunga sa balaybay. Tulad ng mga tinanim ko na to, itinago ko yung mga nyog na may kasamang makapuno sa kanyang balaybay. Kaya pag nagbunga na ito, ay siguradong meron din ako makapuno na bunga ang makukuha. At makalipas pa ng 1 year, ay lalaki na ito kagaya nito. At kung dwarf naman ang iyong mga tinanim na variety, ay sa loob lamang ng 5 years, ay maaari ka na magsimula na makaharvest ng mga bunga. Kagaya ng mga to, nagtanim din ako ng mga dwarf variety 5 years ago. At ngayon ay nagsisimula na silang mamunga. At kung gusto mo rin na magkaroon ka ng dwarf na variety, ay hintayin mo itong maging nyog at hintayin mo itong malaglag sa lupa. Para sa ganun ay sigurado tayo na mature na ang itatanim natin. At ito yung mga dwarf na variety na tinanim ko sa tabi ng aking bahay. At kung ordinaryong buko naman ang iyong tinanim, ay maghihintay ka ng 7 to 10 years bago ito mamunga. Kaya kung nais mo na magkaroon ka ng puno ng buko, ay simulan mo nang magtanim ngayon. Napakaraming health benefits ng buko sa ating katawan. Napakarami nitong minerals at electrolytes gaya ng sodium at potassium. At buko juice din ang madalas na nire-recommenda ng mga doktor sa mga may UTI at kidney stone. Nakakatulong din ito sa pag-reduce ng blood pressure at marami rin itong benefits na panlaban sa diabetes. Marami rin itong antioxidant properties at mayaman rin ito sa potassium. At bukod sa bunga nito, ay halos lahat ng parte ng puno nito ay maaari natin pakinabangan. Maaari natin gawing walis ang mga dahon nito. At pwede mo rin gawing panggawa ng apoy yung mga tuyong parte na nakabalot sa puno nito o yung mga tuyong pinagbungahan niya. Pero iwasan nating magsunog guys, dahil pinagbabawal na ito ng DENR. Kaya gagawin mo lamang ito kapag nasa survival na sitwasyon ka lang. At yung mga bunot naman niya o balat ng nyog ay napakagandang isama sa mga pananim na anthurium. Dahil nag-absorb ito ng tubig. Kagaya nito, basta puputol-putulin mo lang siya ng pa-square at ilalagay natin ito sa taniman niya. At ang mga puno naman ito ay ginagawa rin mga lumber or kung tawagin ay coco lumber. At yung mga pinaglagarian naman nito or kung tawagin ay sawdust ay napakagandang panghalo
sa ating mga pating mix o pwede rin direkta sa lupa. At pag nabulok na ito, ay magsisilbi rin itong pataba. At nakakatulong din ito para maging buhaghag ang lupa. Salamat guys sa panonood. Sana ay marami kayong natutunan. At para sa mas marami pang mga video, i-check nyo ang aking channel at huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Simulan nyo na rin magtanim.